Magandang umaga po. Opo, una-una, Dok. Magandang umaga po din sa mga nakikinig sa programa nyo. Opo, eh, kumusta na ho ang sitwasyon ninyo dyan sa ospital ng Imus? Kayo ba'y full capacity pa rin hanggang sa ngayon? Kung full capacity pa rin po kami sa Delta Ward, since ang ospital po ng Imus ay hindi naman po sinara ang emergency room. Opo. At ang aming Delta Ward admission. Ang Delta po, ito po yung COVID ward namin. Opo. Ang sinara lang po namin 1 week ago is yung aming outpatient department at yung mga scheduled operation po o yung mga hindi naman kailangang operahan agad. Kasi po ito ay para i-address yung kakulangan ng aming mga staff. Mailagay po sa mga critical area katulad ng ER, COVID ward, dialysis center namin at saka yung paanakan pa din. So ilan po ang admitted ngayon, Doktora, sa inyong Delta Ward? Sa aming Delta Ward, ang admitted sa ngayon, kahapon na pinakalatest na is 38. Ang admitted namin, tapos ang ICU namin is nasa 80% bed capacity. Hindi po namin ito mapapul capacity dahil yung ICU mismo, dalawang staff po doon ay positive. So, opo. Hindi namin mapul blast. Opo. All in all, Doktora, ilan ang healthcare workers po ninyo na COVID positive pa rin hanggang sa ngayon? Yung pinakalatest po, 6 na po ang aming bagong positive. Yung 34 po na dahilan kung bakit kailangan naming magsara, mga 75 to 80% po doon ay nakabalik na. Pero yung sa ngayon, may bago na naman po kaming 6 na positive at 4 po na naka-quarantine. Bali, sa buli. Linawin natin yung figures. Ilan ang total po ikanyo? 6? 6 po ang positive. 4 po ang naka-quarantine pending po ang resulta nila. Opo. Anong mga status ng kanilang pagka-COVID? Sila ba'y nasa severe cases o mga asymptomatic naman po? Fortunately po, yung aming mga naka-positive is either they are mild and asymptomatic po. Kasi may mga bakuna po sila. Yung naka-quarantine naman po, mild lang po rin. Yung iba po asymptomatic na exposed lang po sa mga kasama nila sa bahay. Opo. Doktora, paano po yun? Di apektado ang inyong manpower ngayon? Kailangan ba ninyo ng karagdagang pang healthcare workers na papalit dun sa mga nagkasakit? Or kaya pa naman ng inyong staff? Sa ngayon, kaya pa naman po dahil nakabalik na yung 75% ng 34. Sa Monday po, plano po namin na ibalik na ang outpatient service namin. Ganon din po yung mga scheduled operation. Wag na lang po sana madagdagan pa yung mga nag-positive. Kasi pa, may affected po kasi yung health services pag hindi po kami tumatanggap ng outpatient. Opo. Diyan ba sa inyo, Doktora, sa inyong observation, bumababa na ba ang admission ng COVID cases po ninyo itong nakalipas na mga araw? Ang napansin po namin, wala na pong pasyente sa parking lot, unlike before. Oo, pero ang ER at saka ang aming ward, puno pa rin lagi. Pero at least hindi na siya nag-spill over sa parking lot. Kumbaga na ano na ng ER. Kasi ang ginawa namin, minaximize lang po namin ng ER namin ng 24 mm-hmm. patients sa loob para mag social distancing pa at saka nga kulang yung staff. Pero ngayon po, mga ilang araw na ito po ay nasa 21 lang, 22. So ibig sabihin nakakapagpasok pa. Every morning po kasi, nagmi-meeting kami para ilan po yung pwede namin iakyat. Yun po, napapalitan naman. Yun po yung nakita namin medyo hindi kasing tulad nung around 2 weeks ago na grabe talaga yung dami ng pasyente. Ang average po ng mga edad ng inyong pasyente ay, Doktora, may mga bata pa rin bang isinusugod dyan sa ospital ng mga nagkaka-COVID? Mas marami pa rin po ang matatanda. Nasa average po yan ang madami po natin ay 60 pataas. Pero marami na rin po tayong nakikita ang 40 years old to 50 years old. Mga bata po, halo-halo po yan eh. Pero ano lang sila, they will consist only of 10% ng pasyente namin. Opo. Yung bata pong pasyente, Doktora, mga anong edad ang dinadala dyan? Iba-iba po eh. Meron pong nasa 12 years old, merong less than 1 year old. Oo, meron pong less than 1. Nahawa po siguro sa mga kasambahay. Meron pong 3 years old.
wala po tayong mapinpoint na certain age ng bata ngayon. Kumusta naman, doktora, ang inyong mga medical supply, yung mga gamot po ninyo, like tocilizumab and remdesivir, sumasapat pa po ba? Ang ano po ng aming ospital, kami po ay may consignment agreement sa isang pharmaceutical company, kaya hindi po kami nawawala ng remdesivir. Ang tocilizumab lang talaga po ang wala po kami noon. Pero yung ibang gamot po, kasi po supportive naman po ang DOH, ang LGU, meron po kami. How about po yung medical oxygen po ninyo, doktora? Nagkaroon lang po ng kakulangan nung una, pero ngayon po ay na-address na po yon. Ang nagiging kulang naman, hindi yung oxygen mismo, sir, kung hindi po yung gauge kung saan yung ikinakabit sa oxygen tank para magamit po ng pasyente. Kasi dati ang dami-dami na kulang pa din. Ngayon medyo sapat naman po. Ang medyo kulang po namin, since po ang ospital ng IMUS ay level 1 hospital, dapat po wala kaming ICU pero parang nag-makeshift ICU, yung mga machines po. Kasi ang madalas na idinadala sa ospital ay moderate to severe na. Kung saan nangangailangan ng mga high flow machine, BiPAP at mechanical ventilator. Yun po ang nauubos namin talaga. Opo, doktora, baka meron kayong mga panawagan or pakiusap sa inyong mga kababayan dyan na mas prefer pa rin na magdala ng pasyente sa ospital ng IMUS, anong pwede ba nilang gawin? Or baka pwede na ba silang pumunta ulit? Although Monday pa ikaw yung bubuksan ng outpatient department, ano po? Opo, sa Monday po, sa aking mga kababayan sa IMUS, sa Monday po magsisimula na uli ang ating outpatient department. Pakitingnan na lang po sa aming Facebook page yung schedule ng mga doktor na pwedeng tumingin sa inyo doon sa outpatient. Tuloy pa rin naman po ang ating Animal Bite Center. Ganon din po yung paanakan kung sa atin po kayo nagpapa-check up, nagpapaanak pa rin kami. Nanghihingi po ako ng konting pasensya. Minsan po talaga puno kasi ang emergency room, hindi po talaga sila agad mapapapasok sa loob. Pero tinitingnan naman po sila ng aming mga doktor at nurse sa kanilang sasakyan kung ganun. Ano lang po, magpabakuna pa rin po tayo dahil sa nakikita po namin, lahat po ng nasa ICU namin, yun po yung mga walang bakuna. Ganun po yung mga naka-admit din sa aming ward. Mga 80% doon, sir, walang bakuna. Pero yung mga may bakuna, nakikita po namin, mild lang yung kanilang mga simptomas. Compare mo doon sa nagmo-moderate at severe po namin. Opo. Doktora, maraming salamat ulit sa oras po ninyo at mag-iingat po kayo. Ano po? Maraming salamat din po at magandang umaga.